Mga katropa, ito po yung ating continuation sa water pump ng Kia K5. Kasi mahal po yung parts ng assembly. Nasa 1,700 real. Ito po yung ano niya, electronic pump. Ayan. Meron po yan ano, sa loob. Parang LEC na nagtutulak sa bulb. Ngayon po, nagkaroon po ng may putol po tayo nakita dito po. Ayan po yung kanyang housing ng electronic pump. Kung makikipapansin nyo po, ito diretso lahat. Yan. Ito po putol. Ayan, oh. So ito ang tendency, putol, hindi niya ma-reach yung nagtutulak sa kanya doon sa loob ng pump, kasi tutulak po yan papunta sa loob ng ganyan eh. Yan, may spring po mababol. Mga bulb po yan. Yan. Pag na-reach na po yung init, magka-clockwise po yung pump. Kada isang portion po niyan, tulad nito, isang bulb. Mayroon po doon na matatapat dito sa pump niya, tutulak niya po yan pag ganun. Kaya mag-o-open siya, papasok ng tubig. Mag-alternate naman po yan sa iba. Pasok ko labas tubig din po. Kaya continuous. Ito po ang nangyayari, naputol po siya dito. So hindi niya na matulak. Wala na po passage sa pumapasok ng tubig galing dito sa taas. Kaya lagi malamig yung tubig dito sa hose na to. Ang tendency, overheat po talaga kasi walang rotation ng tubig. Kaya po, kailangan dito palitan na ng bago o kaya cancelin. Cancelin tong bulb, magkakaroon ng continuous flow. Ang ano naman po natin, ang duda doon, ang pan naman baka laging umaandar pag uminit na. So mas maganda palitan na lang natin ng buo. Ito po yung exact na diagnose na ang sira po talaga ay ang assembly na ng electronic pump. Kasi ito mga push rod po nito doon sa bulb. Ito na po yung pinaka ano, sira talaga. Evidence. Ayan. Maintindihan na po ng ano yan, may-ari ng sasakyan. So hindi po thermostat ang sira. Bulb po yan, bulb na pang-open ng ano. Hindi po yan ang thermostat. Ang thermostat po, ayan pa po sa gilid. Ayan. Akala ko nang dito. Dito pala. Dito pala ang uwi. Leda. Pero sa pan, siyempre ito maroon, kakala ko ito. Kasi namin ako. Trenyo, Pamilo. Trenyo, Pamilo. Ayan. Guys. Ito naman po yung connector ng electronic pump. Ito po. Ito po yung pump. Ito po yung nagda-drive sa kanya yung electronic. Siguro umiikot din lagi. Tapos ang bukas nito, konti-unti. Oo, umiikot lagi siya. Sabi mo walang reverse. Ayun na, may reverse. Hindi, pag nakalagay dito. Walang reverse. Yeah. Ay, mag-reverse. Kung ako pa lang. Tulungan mo naman ako, kabit ko. Eh. Ito nga lalagay ko eh. Wala namang kwenta yan, tubig mo na yan. Ayan, ayan po. Ayan po yung pinaka-assembly ng electronic pump. Ayan, naka-slot na siya. May slot po yan sa loob eh. Tapos dito yun sa slot. Ayan. Hindi po kasi marunong yung nagkakabit eh.
Kaway-kaway, kaway-kaway sa mga fans. Kabit mo. Ayan. Ayan, ganun po yan pag nalagay. May slot. May spring pala siya. So yan guys, assembly na po talaga kailangan yung electronic water pump. Alam ko na, na-line ko lang na.